ang Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD ay isang pangkaraniwang chronic condition sa mga bata kung saan ang pagiging sobrang aktibo ay isa sa mga senyales nito. Panoorin po natin ito. Ang mga anak niyo ba ay madalas na hindi mapakali o kaya naman ay madaling madistract o palaging mataas ang energy? Bagamat normal sa isang bata ang pagiging bibo at energetic, nagiging problema lang ito kapag hindi na niya makontrol ang kanyang energy at ang pabigla-bigla niyang pag-uugali. Maaring mga sintomas na ito ng Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Kaya naman ngayong umaga sa Sanidoc, atin pang alamin ang mga impormasyon patungkol dito kasama ng isang espesyalista. Kaya naman, para pag-usapan pa ang patungkol sa ADHD at ang ADHD Awareness Week 2022, makakapanayam po natin ang head ng Section of Developmental and Behavioral Pediatrics ng Makati Medical Center na si Dr. Bernadette Benitez. Doc, good morning! Welcome to Rise and Shine Pilipinas! Hello! Good morning! Hi, Doc! This is Diane Medina. Doc, tanungin po muna namin, no, for the benefit of our viewers, ano po ba itong Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD at ano po ba ang sanhi nito? Kasi marami na tayong naririnig about ADHD pero hindi talaga natin alam yung pinaka, ano nga ba talaga yung ibig sabihin nito? Sige, medyo mabigat kasi na word siya, no? Ang ADHD ay tumatayo para sa Attention Deficit Hyperactivity Disorder, no? So, binubuo siya ng tatlong simptomas ng hyperactivity, may kasama rin siyang inattention, no? At may kasama rin siyang impulsivity. Ito ay isang neurodevelopmental disorder na siguro makikita natin sa halos mga 10%, 8-10%, no, of children. At kapareho nga nung sinabi sa video kanina, yung pagiging hyperactive, malikot, no? Yung pagiging kulang sa atensyon at yung parabang impulsive or parang biglang gagawin na lang nila kung ano yung gusto nila, ito yung mga core symptoms, no, na pinag-uusapan pagka merong ADHD. Nagsisimula karaniwan ito sa childhood, no, sa kabataan, at ang isa sa mga criteria ay dapat na nakikita na ito for, you know, the past 6 months or more. Kapareho rin ng sabi sa video, totoo namang ang mga bata ay kalimitan malikot, no, pero ang hyperactivity na pinag-uusapan kapag may ADHD ang isang bata ay yung hyperactivity na hindi na appropriate para sa isang sitwasyon. So for example, nasa eskwelahan, no, kailangan maupo ng matagal pero ang mga batang ito ay talagang active na active pa rin. Minsan nga sinasabihan na parang mga little supervisors in the classroom, no? So yun din kanilang inattention ay yun namang kanilang difficulty na mag-focus, nahihirapan silang tumapos ng kanilang mga schoolwork. Minsan meron silang difficulty sa pag-pay attention sa mga detalye na kailangan nilang intindihin sa kanilang pag-aaral, no? Yung impulsivity naman ay yung kanilang difficulty na maghintay kung kailan ang kanilang turn, no? They have difficulty waiting for their turn such that sa playground, for example, sila yung mga hindi pa nila turn para siguro mag-slide or sumakay sa swing, sila na yung pupunta doon, no? Or hindi pa nila turn sa isang game, sa pakikipaglaro sa ibang mga bata, pero nandiyan na sila, no? In terms of conversation, in terms of communication, minsan sila yung hindi pa tapos yung sinasabi ng kausap, eh meron na silang, nag-uumpisa na sila sa kanilang mga sinasabi. So, anong sanhi ng ADHD? Ito ay isang neurodevelopmental condition, no? Meaning it is a brain-based problem. Marami ng mga pag-aaral na ginawa ang mga scientists about this, no? Ang pinaka may mga sinasabing ito ay namamana, no? Dahil may mga evidence that say that it runs in the family, no? Ito ay isang maaaring genetic condition. Meron ding ibang ebidensya na nagsasabing may ibang mga parte ng ating brains na maaaring hindi as developed, no, as those without ADHD, no.
ang isang mga ang, may iba ring mga mimics, no? Ibig sabihin may ibang akala natin ADHD pero hindi, kaya ito yung mga kailangan nating i-rule out kung ang mga bata ay dumadating sa atin na ang complaint ay hyperactivity or inattention, no? May mga medical conditions kapareho ng thyroid problems or meron ding mga ibang condition kapareho ng learning disability that may either go with ADHD or ito yung maaring dahilan kung bakit may inattention ng alright, ibang mga Doc, bata. Doc, si Chi po ito, sino-sino po ba ang pwedeng magkaroon ng ADHD at ano po ang mga treatments para dito? Sige, ang mga bata, no, karamihan, nakikita na kaagad yung sintomas during childhood. No? As early as about mga school age, dahil dito na pumapasok ang mga bata sa school, no, nakikita ang kanilang kawalan ng atensyon, nakikita ang kanilang hyperactivity, no, when they are in school. Ngunit may mga early signs, no, na minsan binabantayan na namin bilang mga espesyalista, even in children who are younger than school age. At gusto ko ring sabihin na minsan may mga undiagnosed adults, no, na merong ADHD, hindi na diagnosed nung sila'y kabataan, nung bata sila, pero later on kung nakikita nila na parang meron silang mga difficulty in terms of organizing their tasks, no, in terms of being able to maintain kung ano yung kailangan nilang gawin habang sila'y nagtatrabaho, no, so minsan dun pa lang sila na-diagnose, although maaaring yung mga sintomas na yon ay naroon na nung sila'y bata pa, no. So ano-ano ang mga maaaring treatment? Ang base sa pag-aaral, ang pinaka-epektibong treatment or management para sa ADHD ay yung pinagsamang behavioral management, meaning tinuturuan sila kung paano makontrol ang kanilang hyperactivity at ang kanilang inattention through some behavioral techniques, no? At kasama doon ang pag-inom ng gamot, no? May iba, may marami ng mga gamot na available ngayon na maaaring tumulong upang ma-decrease yung kanilang hyperactivity at matulungan silang mag-pay attention ng mas maigi. Okay, Doc, panghuli na lamang po, at could you tell us more about the ADHD Awareness Week 2022 at gaano po ito kahalagang ipagdiwang sa ating bansa? Ayan, natutuwa kami na nagkaroon nga ng ADHD Awareness Week, no, dahil nais namin sana na malaman ng mga tao na ang mga sintomas na ito, no, kung kunyari talagang nakakaapekto sa pag-function ng bata or sa kanilang performance, hindi lang sa eskwela kundi pati sa community, no, nais naming ipaalam sa ating publiko na una, may tulong, no, na pwedeng maibigay, dahil kung mabibigyan natin ng tamang diagnosis ay mabibigyan natin ng tamang management ang mga batang ito. Alright, maraming salamat po, Doc. Ating pong nakapanayam para sa usapin ng ADHD si Dr. Bernadette Benitez, ang head ng Section of Developmental and Behavioral Pediatrics ng Makati Medical Center. Doc, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you too.